Bang Kanija. Wala po ako sabihin sa kanila eh. Panganay mo. Panganay ka? Yung... Hindi ko na mag-call. Tapos, ibinala na mo guys, hindi ko malik. Tapos, ang isa pa po, dati
ko kasi ako po ay naka-purpose. May nabihin nung siya nandun sa kanila. May nabihin na po niya yung purpose. Bakit niya ibig sakin yung purpose? Ako po ka na sa kanya. Hindi ba? Oo, yung purpose na sa kanya. Private tempa yan. Ngayon po, ano, wala na ako po yung nagaan sa city hall. Pero nakaklap na po yung, ano, yung purpose niya. Ipinilak po lang niya talaga. Bakit na binila kaya? Siguro po kayo na pong sustento niya lang yung anak niya. Eh bakit ayaw sustento ka na yung anak niya? Ako lang naman po mag-isang kumakan dyan sa magama pag ako po ni isang tinitaste niya lang po kahit ako walang pangbili ng gamot. Yan po nga, ginagawa po namin pag kami nararamdaman po dalawang anak, tinitaste lang po namin. Okay. Kuya, huwag ka magagalit po kahit anong kusay na, nakipilit na kumalay. May ano po siya, ang alam po po sa kanya, sabi po niya siya pupunta doon sa anak sa kanya pong tagalawin din po siya. Salamat kami kasi Steph, Ina,
lahat ang pagpasalamat namin ay na isponsoran kami. Kung wala, talaga wala namin. Basically, our Tabayans are really having a hard time. The community pantries that have been popping around the city, guys, have been a really great example of the Filipino Kabayanina. It has really helped a lot of people who are lacking essential goods like milk, rice, bread, even noodles. There were some isolated cases that went viral of some people that actually took a little bit more than they should have, but those are just some isolated cases, guys. As you will see in this video, the spirit of Kabayanina is very strong. People are caring for each other. The big example is leaving the community pantry for those people who need help. In this video, we're going to help our Tabayans by setting up different community pantries all around Metro Manila. We will be filming their reactions and capturing their voice, and you will see that people are not actually greedy and selfish, but they're actually very kind and giving. By the way, guys, if you're new to the channel, we have a goal to reach 1 million subscribers before the end of 2021. So if you like the content, please give it a thumbs up, leave a comment, share this video. Don't forget to subscribe, this way we can help more of our clients. And for now, let's go ahead with the video. Dito ay pipiliin nyo naman kung
magpasalamat pa rin tayo dapat doon sa kapatira sa inyo. So kung kailangan na talaga ng lupa nila, wala tayo magagawa po. So ang gagawin na lang kung magkano po kayo ha? Kung mga nasa 20, after 30,000, sige, sige na. Kakayanin na natin para sa inyo. Good morning mga kapops, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang kamagpasang umaga sa lahat ng mga nanonood. Eh, araw na ito ay bibisita kami kay Jack Isan. Patagal na rin po kami sa aming pinapisita ng marami po mga nagtatanong kung gusto naman kaya ang pamilya na ito. At syempre may mga surprise ako kami para sa pamilya. At salamat po sa inyong panonood at subscribe by sa lahat ng aming na vlog dito sa Pugin Vlog. Kaya malapit na po tayong maabot ang 500,000 subscribers. Malapit na pero matagal. Yan talaga po ang nangyari. Ang kasukuhanan nito, matagal lang tayong matapos ng 500,000 na mga kapusaya ako. Pero kahit ganun pa man po ay thankful pa rin tayo na ng lupit na nagpo-provide pa lang ng mga ganitong mga pagpapalang